Cards. Sir, ma'am. Tayo niyo po, Atlas Card. Atlas Card po. Tayo niyo. Check niyo po. Mura po. Ay, sir, ma'am. Ha. Atlas Car, check out niyo po. Napakaganda po ng model namin. Tsaka promo po kami. Sige lang, oh. Ah, ah. Tugrito yung gusto ko ngayon. Oo nga, ha. Nagganda nga, no? Diba? Oo. Ay, kaso, ano, wala tayong grahe. Garahe po? Wala. Oo, wala kaming grahe. Wala kayong garahe. Naku, hindi na ho problema ngayon yan. Oo, kasi dati ho, meron tayong batas na pinapasa noon na hindi pwedeng bumili ng sasakyan pagka walang garahe. Pero ngayon po, yung batas na yun, binasura na po. Binasura? Mm-hmm. Sino nagbasura? Yung government? Ay, hindi ho. Binasura na po nating mamamayang Pilipino. Okay. Tayo na po nagpatanggal yan. Wow! Oo nga, no? Eh, sir, paano yan? Saan naman ipapark yung kotse namin? Naku, madali lang ho yan, ma'am. Kung meron kayong kalsada, meron kayong garahe. Doon nyo lang sa kalsada ipapa. Sa tapat? Oo, doon nyo lang. Ganun lang. Medyo nakakahiya yun. Ay, naku, sir, ang kailangan nyo lang ngayon, kailangan nyong unahan. Unahan? Unahan nyo ng galit. Gagalit? Oo, kailangan talaga. Magpaka-astig kayo. Kakapalan nyo. Ngayon, panahon ngayon, yung mga car owners, hindi na kailangan ng garahe. Ang kailangan nyo ngayon, kapal ng mukha. Unahan nyo lang ng galit. Sindakin nyo lang. Sindakin lang? Ay, kaya ko yung boss. Grabe naman, sir. Pabalagbag lang talaga sa tapat ng bahay namin. Tapos ganun lang. Ay, balagbag? Ako, hindi naman. Huwag naman. Ganun. Baka sabihin ng mga tao, uncivilized tayo dito. Hindi. Ang gagawin nyo, lalagyan nyo lang na papaligiran nyo lang kung ano-ano sa paligid yung kotse ninyo dun sa kalsada. Oo, lalagyan nyo ng mga halaman, ganyan, paikutan yung halaman. Yung mga galon ng tubig, o kaya hollow blocks. Hollow blocks? Yeah, oh, marami kami noon, may construction sa tapat. O yan, yung mga natirang bato doon, kahit yung mga malalaki yun, ilagay lang, no? Oo, paligid nyo lang yan. May instant. May decoration. Oo nga, instant garahe na yun. O, gano'n, halaman on the floor. Okay, halaman on the floor, galing. Parang swing! Oo nga, ha? Kaso, boss, pag nagasgasan yung sasakyan, hassle naman yun. Ay, hindi ho, sir. May ano kami eh. May free kami na trapal. Ah, may free tapat na. Oo, yung i-cover nyo lang na gano'n. Pagka may cover, ibig sabihin... Magaling pa naman ako mag-cover. Ah, oo, di ba? Oo, mahal! Kaya ko yun! Ano ko, bilib na bilib talaga ako sa cover mo, ha? Oo! Anyways, pagka kinover nyo yung kotse, tapos nasa kalsada, nakaparada, ibig sabihin nun, private property na yun. Hindi na kayo pwedeng pakialaman nun. Oo, ma! Wala na, off comments ko yan. Wala talaga ba ang pakialam sa akin? Walang pakialam. Kaso, hindi pala obra sa atin yun. Hindi obra sa amin yun, boss. Ay, bakit to? Oo nga pala. Bakit to? Eh, kasi sa City Hall, laging may ano lang eh, may street clearing. Oo. Di ba, ang daming na to, yung mga nakapart na illegal. Hindi. Ah, yun po ba? Naku, walang problema ho yun. Kasi ngayon, ang kailangan nyo lang, kailangan meron kayong kakilalang opisyal. Okay. Kakilala official, tapos tatanungin nyo lang anong oras yung street clearing nila. O, di pag sinabing alas 9, halimbawa, edi magdadrive muna kayo, ikot-ikot lang muna kayo. Pasyal muna. Oo, pagka nakaalis yung mga taga City Hall, pag wala na sila, clear na, balik kayo doon. Pagkabalik nyo, lagay nyo uli yung mga halaman, mga harap, tapos coveran nyo ulit. Alam nyo, yung mga car owners ngayon talaga, hindi na kailangan ng garahe, hindi lang kailangan makapal ang mukha. Kailangan din, wais din tayo. Ay, dapat wais natin. Nakuhan. Alam mo, okay lang naman pala na wala tayong grahe. Kaya kumuha na tayo. Kunin na namin to. Ay, teka, sandali. Since naka-low down kami at marami kaming promo, mas maganda, kumuha kayong dalawang units. Dalawang units? Oo, para pagka-coding yung isa, may magagamit pa kayo, di ba? Oo, di ba? Hindi lang kayo nakakaabala sa kalsada, nakakaabala tayo sa buong traffic sa Metro Manila. Yun na, no? Mindset ba? Makes sense, di ba? At plus, makakapabala na talaga kami ng mga ang kulang mo kayo dyan. I-arrange yung form niya. Ay, sige. Okay, sige. Maraming salamat, sir. Wala problema. Sige rin. Excited. Uy, mga kababol, andyan na naman kayo. Uy! Tandaan nyo ha, bubble gum to, joke lang namin to ha, katang-isip lang, hindi naman totoo to mga nangyayari na to. Pero kung may kakilala kayong ganyan, kapitbahay, ng kapal na mukha, ginagamit na garahe yung kalsada ninyo, ha! Tag nyo na sa mga comments at drive safely! Thank you. May ininom na ano menu? Okay, sige, salamat. Pare, kailangan ko ng tulong mo. Oh, ba? Ano problema? Thank you. Ito kasi si Mrs. medyo may konting galit kasi gumimik ako kagabi. Gumimik ka? Oo, medyo nagagalit si Mrs. Oh. Baka pwedeng sabihin ko na gumimik ako na ikaw ang kasama ko. Ah,
Tayo magkasama. Oo. Agabi. Agabi. Oo, sige, sige. No problem. No problem. Ano gusto mong order? Hindi, hindi. Wala. Wait lang. Magka tayo mag-order. Siyempre, kailangan pag-usapan natin detalye. Detalye? Oo, eh. Baka magtanong eh. Siyempre, dapat maayos kwento natin. Hindi ba okay na yun? Pag sinabi ko magkasama tayo. Hindi. Pagtatanong si Mrs. na. Bakit tayo uminom? Di ba? Oo. Oo. Uminom tayo kasi niyaya mo ako dahil may problema ka. May problema ako, niyaya ka tayo uminom. Oo. Oh, sige, okay. Okay. Sige, umorder okay. Na tayo. Dali! Sandali! Marami pa yung detalye kailangan natin pag-usapan. Hindi pa okay yun. Ako nagyaya. Uminom tayo. Kagabi. Ay, inom agad yun? Siyempre, kakain muna tayo. Di ba? Magtatanong oh. Ngayon yun. Anong kinain? Oo. Oh. Oh. Ngayon, pag tinanong kung anong kinain, ha? Ang in-order ko, burger steak. Okay. Well done. Well done na burger steak. In yes. Order. Okay, okay, sige, sige. Okay, sige. Well done na burger yeah. Steak. Oh, dito rin sa ngayon, menu, di ba? Andali, hindi pa, hindi pa. Pinahiwalay ko yung gravy, pinatanggal ko yung gulay. Bakit pati yung kailangan kong tandaan? Hindi kasi ayoko yung gravy, yung nakahalo agad. Oh. Pinatatanggal ko talaga, pinapanghiwalay ko. Hindi, hindi. Bakit kailangan tandaan ko pa yun? Metikuloso ang misis ko, hindi mo man sabi, baka biglang magtanong-tanong yun. Pati yung detalye na yun, tatandaan ko yun? Mabubuking tayo kapag mali, di ba? Pambira naman, oo. Oh. Oh. Sige. Iwalay gravy, iwalay gravy. Tanggal gulay. Oo. Oh, oh. Okay, sige. Okay, okay. Okay. Uminom tayo. Okay, sige. Okay. Then, siyempre may in-order tayong inumin. Iced tea. Ha? Ang in-order ko, iced tea. Iced tea? Iced tea. Okay. O, di sige, iced tea. Madali lang yan. O, kaya ko yan. Na maraming ice. Eh, understood na yun, di ba? Pagka iced tea, may ice na. Hindi, hindi, hindi. Normal yan eh. Naglalagay sila konting ice, di ba? Oo. Pinadadagdagan ko ngayon yun. Kailangan marami? Kailangan sabihin ko marami? Oo, kasi baka magtanong si Mrs. o gano'ng maraming ice? Marami? Maraming ice. Maraming ice? Oo. Oh, magbihira naman yung misis mo na yan. Grabe na magtanong-tanong yan. Hindi, ganun talaga siya magtanong, pare. Kaya nga. Oh, okay, ngayon. Okay na. Anong? Meron anong pa. Ngayon? Bakit meron pa? Meron pa. Eh, paano ko tanongin? Eh, di ba uminom tayo? Bakit tayo uminom? Eh, problema kay. Oo, oh, ano? Nakalimutan mo, may problema ka. Oo, oh, ako nagyaya. Oo, oh, oh, ikaw nagyaya. Ang oh. Oh. Ano ininom natin? Ang ininom ko, whiskey. Oo, oh, okay, sige. Okay, whiskey. Pero, yung whiskey ko, ano? Neat, walang ice. Walang... Gets? Ice tea mo may ice, pero... Bakit wala. Naman ganun? Eh, ba't di pa natin pagparehohin? Hindi, hindi. Ayoko ng whiskey na may ice. Naglalasang tubig yan. Bihira naman. Oh. Teka, 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 teka. Klaruhin ko lang ha. Nag-iaya ako uminom dahil may problema ako. Oo. Tapos, saan tayo uminom? Kahit saan. Kahit saan. Basta, basta mag-restaurant mo. Kumain tayo. Oh, kumain tayo. Tayo. Oh, kumain tayo. Tapos ang in-order steak. Mo. Burger steak? Burger steak. Burger well steak. Okay. Okay. Well done. Okay na? Tapos uminom tayo ng oh. Iced tea. Oo. Oh, oh. Hindi kasi kailangan pare. Kailangan matandaan mo yan eh. Ha? Alam ko naman kaya mo yan. Pare, baka hindi ko kayaan yan. Nakakalito eh. Ang dami kasing detalye iniisip. Uy pare, asawa mo. Hey! Hi! Julie! Julie! Kamusta? Hindi, okay lang. Okay ka lang? Anong ginawa ninyo kagabi? Ha? Kagabi? Oo. Ito na naman, galit na naman. Umamin ka na. Hindi niya ba nasabi sa'yo? Naiinis na ako. Alam mo, laging galit. Ha? Oh, pare. Ano, uminom kami kagabi. Nag-iaya ako uminom. Kasi, okay, may problema ako. Oo. Oo. Di ba? May problema ako. Hmm. Uminom. Ano pang ginawa ninyo? Kagabi? Oo. Kumain! Kumain kami, oo. Oh. Siyempre, mag-iinom. Kumain na. Sama uminom ng walang laman na dyan, eh. Anong kinain ninyo? Order siya ng, ano, ng burger steak. Oh. Burger steak. Sarap no, no? Masarap, oo. Oh. Masarap yung burger steak. Anong luto? Ano? Well done. Well done. Tapos yung ano, walang gravy. Tapos yung gulay, pinatanggal niya. Nagulat ako. Ayaw pala niya ng gravy. Pag may well done na burger steak, pag kumakain bago uminom. Mo. No? Uminom? Ano uminom ninyo? Ha? Ano? Teka. Hindi. Yung ano? Yung... Whiskey. Whiskey? Iced tea? Ay, iced tea, sabi ko. Iced tea, maraming ice. Yung kasi ano yan, gusto niya, di ba? Kulang yung ice eh. Gusto niya malamig na malamig, maraming ice. Mm. Pag gumagaya yan ng ano. Teka sandali, ano yung whiskey? Whiskey. Whiskey yung ininom namin na alak.
pagkatapos nung iced tea. Tapos yung whiskey, walang yelo. Neat. Kasi nakakadiri. Oh, di ba? Nakakadiri yung pare. Oh, puro tulong nagtutubig. Oh. Okay na. Sabi ko siya si pare kasama ko eh. Masyado kang kasama kami yan. Huwag kang nag-aano, nagagalit agad sa akin, ha? Yun lang talaga yung nangyari, no? Yun lang talaga. Kis na. Oo. Ay, kasi pa rin. Talaga, tampuhin naman itong isis ko eh. Diba? Ano to? Ha? Sino yan? Sino yan? May nakakita sa inyo, may katapik ang babae? Kaakbay mo ba? Sino yan? Teka. Julie, sagot ko na. Ako nang bahala dyan. Ako nang papaliwanag. Oo, pare, ikaw na nga. Tingin nga. Ay, si Glenda to. Sino si Glenda? Shota niya.